sa Bangko Sentral, kulang na kulang ang mga barya in circulation sa ating ekonomiya. Kaya yung inyo pong pinakatatago-tago sa inyong mga alkansya, ilabas na! Marami ka na bang naipong barya sa bahay pero tinatamad kang bilangin para ipapalit sa bangko at mas gusto mong mag-mall? Heto ang solusyon, hitting two birds in one stone, ika nga. Nasa mall ka na, maipapalit mo pa ang mga naipon mong barya. Ang mga nakapila, kanya-kanyang bitbit ng supot at lalagyan. Merong naka-ziplock, nakalagay sa garapon, galon ng ice cream at eco bag para ideposito sa mala ATM na kung tawagin coin deposit machine. Parang bumiyahe pa po ako to Manila po para dito. School purpose din po ito. Sinadya namin. Medyo mabigat siya. Mga ipon na 25 cents, 10 cents saka 5 cents. Ang siste, ang mga naipong barya, ihuhulog lang sa coin deposit machine. Pero wala itong iluluwang perang papel. Ang idineposito kasing coins, idediretso sa inyong e-wallet. O hindi kaya, pwedeng ipamalit ng GC o gift certificate. Maganda siya, madali gamitin. Any denomination po, 1 cents to 20 coins, pwede nyo po ilagay. At ang pinaka-nakamamangha rito. Hindi nyo na po siya kailangan i-segregate. Yung machine na po yung bahala mag-count. In 3 minutes, natapos ko yung transaction ko. Para po siya yung nasa ibang buwan, sir. Isa sa mga naabutan ng aming team sa pila, si Sherilyn. Ang naideposito niyang mga barya, umabot na 11,000 pesos. Laking tulong po talaga sa amin. Ang coin deposit machine, proyekto ng BSP o ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Currently, we have two coin series in circulation. Una, yung lumang design ng pera natin. Pangalawa, yung new generation currency coin series. Lahat ng denomination mula 20 piso hanggang 1 centimo, kaya pong tanggapin ng ating coin deposit machine. Ang couple na sina Verly at Ralph Kent nakapag-ipon din ng barya sa negosyo nilang online selling. Yung nakita ko sa Facebook, kung dalhin kaya natin dun, hindi na natin bibilangin. Ang kanilang idedeposito sa tansya nila aabot ng halos 15,000 pesos. Kaya para hindi mabigatan, gumamit pa sila ng push cart. Yay, kunti na lang. Na-amaze po ako kasi kala ko mga 9 lang. Tapos na umabot na pa siya ganun na amount. Ang pera, ginamit ni Verly sa pagpapagamot ng kanyang kapatid. Ang kapatid ko din po is na-operahan din. Pero sa dami ng barya, hindi rin maiwasang magka-problema ang makina. Yung obirya kasi dito kasi naka-plastic kasi sa mga tindahan, kada piso ini-scotch tape. Pag po dumaan po sa sensor, itigil po yun, tatanggalin po natin yung unit. Si Claudine naman, isa sa mga mandirigmang araw-araw sumasakay sa jeep. Barya lang po, sumaga pa. Bayad po. Nakaipon na rin ang sukling barya na inilagay niya sa basyo ng mineral water. Sa isang araw po, nakakapitong sakay po ako. Hanggang sa yung coins, naiipon siya. Kaya dumami siya ng ganun. Siguro nasa 1-3. Kaya sa araw na ito, idiniposito niya ito sa coin deposit machine. Convenient siya. Tsaka madali lang gamitin yung machine. Pag sa bank, mano-mano naming bibilangin yung coins. Hindi katulad pagka sa coin deposit machine, kahit ilan, okay lang. Kasi yung machine po mismo yung magbibilang nung... Iniinganyo tayo ngayon ng Bangko Sentral na ideposito ang mga naipon yung barya sa coin deposit machine para madagdagan ang mga baryang nasa sirkulasyon sa ating ekonomiya. Importante na mag-recirculate yung coins kasi unang-una, malaki yung ginagastos ng Bangko Sentral para sa pagpo-produce ng coins. Araw-araw dapat natin itong ginagamit. Nagkakaroon lang tayo ng problema sa ngayon ay yung tinatawag natin na artificial coin shortage. Hindi nagagamit ng maayos yung mga barya na nakatago sa bahay or sa piggy bank. Ang mga
anak ni Karina, mga bata pa lang, tinuturuan na raw niyang mag-ipon. Sinasabi namin, oh, para to sa'yo ha, dapat pag ginastos mo in a smart way. Yes, mami, alam ko po na mahirap kitain yung pera. Paper free! May para kaming pumpkin na bucket. So yun yung ginamit namin for lalagyan ng mga coins. Game. Damihan mo. Dahil unang napuno ang basket ng panganay niyang si Sebastian, na ihulog na nila ito sa coin deposit machine noon lamang nakaraang linggo. Wow, dami ah. Umabot ng 1,876 pesos. At dahil puno na rin ang pumpkin basket ng dalawa pa niyang anak, nito lang Webes, papalitan na rin nila ito. Sa ngayon, ang ihulog naman namin ng mga barya yung sa pangalawa kong anak tsaka dun sa bunso. Umabot ng halos 5,000 pesos. Para lang nakiklik-klik ka lang, andun na agad. Sa ngayon, 10 coin deposit machines pa lang ang nakakalat sa Metro Manila. Pero plano raw ng Bangko Sentral na dagdagan ito ng 15 pang mga makina sa mga susunod na buwan. Hinihikayat namin ang publiko gamitin ang coin deposit machine po ng BSP na nakadeploy sa Greater Manila area. Barya-barya man, pero kapag naipon at pinagsama-sama, ang halaga, kashing-kashing. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.